Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Renz Marion at isa po akong licensed pharmacist at nurse dito sa Pilipinas. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para naman maging updated ka sa aking mga latest video uploads. Para sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang mga gamot na may mga drug interactions. Ano nga ba pag sinabi nating drug interactions or drug-to-drug interactions? Ano-ano ang mga gamot na hindi natin maaaring pagsabayin? At ano ang mga posibleng epekto sa katawan kapag napagsabay natin ang mga gamot na mayroong drug interactions? Maraming tao ang kadalasan na hindi nila pinapansin ang mga iniinom nilang gamot at hindi nila na itatanong sa kanilang mga doktor o pharmacist ang mga gamot na pwede nilang pagsabayin, lalo't higit sa mga over-the-counter drugs o sa mga gamot na nabibili natin nang walang reseta, sapagkat ito ang gamot na kadalasan nating iniinom. Tulad ng mga gamot sa sipon, constipation, pagtatae, sakit sa ulo, mga iniinom nating herbal supplements at marami pang iba. Ang mga drug interactions na mga over-the-counter drugs ay posibleng maging mild o kaya naman ay seryosong epekto sa katawan. Isang halimbawa ng gamot na merong seryosong epekto kapag nagkaroon ng drug interactions ay tulad ng gamot na aspirin at kapag isinabay natin sa anticoagulant na warfarin. Kapag ang gamot na ito ay parehas na pinagsabay, maaaring magdulot ito ng lalong paglabnaw ng dugo na maaaring humantong sa pagdurugo. Isa pang halimbawa ay ang mga gamot na antacid. Ang antacid ay ang mga gamot na kadalasang ginagamit natin sa pangangasim ng sikmura. Halimbawa, ang antacid na magnesium hydroxide o aluminum hydroxide tulad ng mga brand na Cremel S. Ang antacid kapag isinabay natin sa gamot tulad ng digoxin na ginagamit sa puso, maaaring mapigilan ng aluminum at magnesium preparation ang absorption ng digoxin sa ating katawan. At kapag nangyari ito, magre-resulta ito sa pagkawalang bisa ng ating gamot na digoxin. Nais ko din kayong bigyang paalala na maging maingat sa pag-inom ng inyong mga vitamins sapagkat maaari din itong magkaroon ng interaction sa ating mga prescription drugs. Ang ilang mga preparations natin na mga vitamins ay kadalasang naglalaman ng calcium, magnesium o kaya naman ay iron. Ang mga component na ito ng ating vitamins ay maaaring magkaroon ng interaction sa gamot tulad ng antibiotic na tetracycline. Kapag halimbawa na pagsabay ang gamot na tetracycline at vitamins, maaaring hindi maabsorb ng maayos ng ating katawan ang antibiotic at magre-resulta ito sa pagkakaroon ng therapeutic failure o pagkawalang bisa ng antibiotic sa isang tao. O sa madaling salita, ay mananatili ang pagkakaroon ng mikrobyo at impeksyon sa katawan. Meron tayong tatlong halimbawa ng drug interaction na maaaring mangyari sa gamot at sa bawat uri ng interaction na ito ay may iba't ibang mekanismo at epekto ito sa ating katawan. Ito ay ang duplication, opposition, at alteration. Una nating pag-usapan ang duplication. Ito ay ang uri ng drug interaction na kung saan ay nakakainom tayo ng mga klase ng gamot na may parehas o iisang component. Maaaring mapanganib sa katawan ang uri ng drug interaction na ito, sapagkat maaaring mas tumaas ang dose ng iniinom nating gamot na maaaring sumira ng ating mga organs, lalo't higit ang ating atay at ang ating kidney. Halimbawa na lang dito ay ang mga popular na over-the-counter medicines tulad ng Bioflu, Neozep, Decolgen, Nafarin A at Simdex. Ang mga gamot na ating nabanggit ay mga brand ng isang gamot. Subalit kung ating pungsusuriin ang mga gamot na ito, ay halos pare-parehas ang mga component nito. Ang mga nilalaman o component ng mga gamot na ito ay pinaghalong component tulad ng paracetamol, chlorpenamine maleate, at phenylephrine. Ang paracetamol na nilalaman ng mga gamot na ito ay maaaring makasira ng ating atay kapag ito ay nadoble.
At ating pong tandaan na ang recommended na dami lang ng paracetamol na maaaring mainom ng isang adult patient ay 4,000 mg o tumbas lamang sa 8 tableta sa isang araw. Samantalang ang component na phenylephrine o phenylpropanolamine, kapag na doble ay maaaring lalong makapagpataas ng blood pressure ng isang tao. At ang hindi kontroladong blood pressure ng isang tao ay maaaring makasira din sa ating mga organs at maaaring makamatay. Isa pang halimbawa ng duplication ay ang mga gamot na iniinom natin sa kirot at pamamaga. Kadalasan din ay may mga pasyente na hindi aware na ang Alaksan FR, Rexidol, Saridon ay mga uri ng gamot na naglalaman ng paracetamol o kaya naman ay paracetamol na inihalo sa caffeine o ibuprofen. Ang common na pagkakamali na na-encounter ko sa butika ay kadalasan nilang isinasabay ang gamot na biogesic o paracetamol sa mga gamot na ito. At tulad ng aking nabanggit, ang paracetamol ay uri ng gamot na maaaring makasira ng inyong atay. Kaya nakakatakot din ang ganitong mga senaryo kapag ang isang pasyente ay nagpakonsulta sa iba't ibang doktor at nabigyan sila ng reseta na pare-parehas lang ang laman. Kaya isang paalala po muli na kung sakaling kayo ay magpapakonsult sa iba't ibang mga doktor, ay inyo pong ipagbigay alam ang mga nireseta sa inyong mga gamot sa una ninyong nakitang doktor upang maiwasan ang duplication. Ang ikalawang uri naman ng drug interaction ay ang tinatawag nating opposition. Sa opposition naman, ito ay isang uri ng drug interaction na kung saan ang mga gamot ay nagkakaroon ng magkaibang epekto sa ating katawan. Tulad halimbawa, kung ang isang gamot ay ginagamit para makapagpababa ng blood pressure tulad ng losartan, samantalang ang isang gamot na isinabay naman natin ay ang nagpapataas naman ng blood pressure tulad ng mga over-the-counter drugs na mga decongestants. Ang ganitong uri ng drug interaction ay maaaring makapagpababa ng effect ng isa pang gamot na maaaring humantong din sa tinatawag nating therapeutic failure. Ang mga halimbawa pa ng gamot na may mga ganitong uri ng interactions ay ang pag-inom ng mga gamot na NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drug. At kapag isinabay natin ang NSAID sa mga gamot na diuretic, ito ay magkakaroon din ng tinatawag nating opposition na interaction. Ang halimbawa ng mga gamot na nasa kategorya ng NSAIDs ay ibuprofen at mga gamot na kadalasang ginagamit natin sa pagkirot at pananakit ng ating katawan. Subalit bukod dito, ang NSAIDs tulad ng Alaksan ay may kakayanan ding i-retain at padamihin ang tubig sa ating katawan. Samantalang ang gamot na isinabay nating diuretics naman, tulad ng gamot na furosemide at hydrochlorothiazide, ay ang mga gamot na kayang alisin ang sobrang tubig sa ating katawan upang mapababa ang ating blood pressure. Kaya kapag pinagsabay natin ang NSAIDs at diuretic, maaaring mawalan ng bisa ang gamot nating diuretics at magdulot ito ng labis na pag-retain ng water sa katawan at labis na patataasin ang ating blood pressure. Uulitin ko po, kung kayo ay umiinom ng mga diuretics tulad ng furosemide at isasabay sa NSAIDs tulad ng Alaksan, Flanax, Eskelan at marami pang iba, ito po ay merong drug interaction na magdudulot ng pagkawalang bisa ng inyong diuretics na ginagamit sa blood pressure. Ang ikatlong uri naman ng drug interaction ay ang tinatawag naman nating alteration. Ang ganitong uri ng drug interaction ay tulad ng opposition ay maaaring mapawalang bisa ang gamot na isinabay pa sa isa pang gamot. Ang mekanismo kung bakit nakakawalang bisa ang epekto ng isang gamot ay maaaring napipigilan ang mga proseso ng absorption ng gamot sa katawan, distribution ng drug molecules sa iba't ibang parte ng ating katawan, metabolism ng gamot sa ating liver o kaya naman ay ang proseso ng excretion ng mga gamot sa ating kidney. Kapag sa mga nabanggit nating proseso ay napigilan ng isang gamot, ito ay maaaring magdulot ng pagkawalang bisa ng ating mga iniinom na gamot.
Isang halimbawa ng klase ng ganitong drug interaction ay ang mga gamot na nakakapagpabago ng rate ng excretion ng gamot sa ating kidney. At ang gamot na ito ay halimbawa ang vitamin C at isinabay sa mga gamot na NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs. Muli, ang mga halimbawa ng NSAIDs ay ang mga gamot tulad ng aspirin, ibuprofen, naproxen at marami pang iba. Kung ang isang tao ay umiinom ng maraming dose ng vitamin C, maaari nitong mapataas ang pH o acidity ng ating ihi. Kapag nangyari ito, mahihirapan ang ating katawan na mailabas ang NSAIDs tulad ng ibuprofen at naproxen sa ating katawan. At kapag naipon ang mga gamot na NSAIDs sa ating katawan at hindi ito mailabas sa ating kidney, ito ay maaaring magdulot ng toxicity o pagkasira ng ating mga organs. Upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng drug interactions, pinakamainam pa rin ay tayo ay magtanong sa inyong doktor at sa isang pharmacist sa inyong mga binibili at mga iniinom na gamot. O kaya naman ay mas mainam din na ilista lahat ang inyong mga iniinom na gamot, lalo't higit sa mga taong may mga iniinom na maintenance. Mas ini-encourage ko po kayo na magpunta sa pinakamalapit na butika at makipag-usap po kayo sa isang pharmacist upang magawan po kayo ng mga schedule ng pag-inom ng gamot at upang maiwasan ang pagsasabay ng mga gamot na may mga drug interactions. At kung kayo naman ay may mga bagong gamot na iniinom, mas nararapat na ito ay dapat alam ng inyong mga doktor at pharmacist upang mapayuhan po kayo ng tamang pag-inom ng inyong gamot. Lagi po nating obserbahan ang ating katawan sa mga kakaibang nararamdaman, lalo't higit sa mga nararamdaman ninyong mga side effects. Agad po ninyo itong ipagbigay sa inyong mga doktor at pharmacist. Marami pa po tayong mga halimbawa ng mga drug interactions. Ang mga ibinigay nating halimbawa ay iilan pa lamang. Mahaba po itong usapin at hindi po ito kayang madiscuss sa iisang video lamang. Kaya naman, kung may mga iniinom po kayong mga gamot at hindi po kayo sigurado kung meron itong drug interactions, maaari po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating comment sections at susubukan ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, ay hinihiling ko lang po na i-share at ipagbigay alam po ninyo ang aking YouTube channel sa inyong mga kakilala upang sila rin po ay magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa health at tamang pag-inom ng gamot. Nais ko lang din pong batiin si Sir Maynard Del Monte. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa aking mga colleagues na kasamahang pharmacist na lagi din pong nakakapanood ng aking video at nagme-message sa akin ng personal sa aking email, maraming salamat din po sa inyong suporta. Muli, ako po si Renz Marion. Maraming salamat sa inyong panonood at ingat po tayo palagi. Bye!